tayo ay sumamba sa Panginoon. Ibigay natin sa Kanya ang pinakamainam natin na pagpupuri at pagsamba. Dahil ito ay karapat-dapat para sa ating Panginoon. Hallelujah. Sige po, sabayan niyo kami. Hallelujah. Yes, Lord. Sinasamba ka namin, Panginoon. Ibibigay namin sa iyo ang pinakamainam namin na pagpupuri, Panginoon, at pagdakila, Panginoon. Hallelujah. Samba. Ito ang araw. Ito ang araw na ginawa mo, Diyos. Ako'y magsasaya at pupurihin kita. Okay, sarap. Okay, sarap na sumayaw at tumawid sa'yo. Sasaya ang kalungkutan, ano man kinalalagyan. Amen! Umulan, bumagyo, lumitulma, di na mapipigilan. Sinasamba kita, ikaw lang at wala ng iba. Sinasamba kita, sinasamba kita, ikaw lang at wala ng iba. Sinasamba kita. Dumating, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon, ay patuloy ka namin na sasambahin. Hallelujah, ito ang araw. Ito ang araw na ginawa mo, Diyos. Ako'y magsasaya at pupuwiin kita. Okay, sana mga anghel, hallelujah! Kasabay mga anghel sa langit, kasabay sa ating patawid, sasigaw, sisigaw sa kagalakan, di na mapipigilan. Sinasamba kita, ikaw lang ang wala ng iba. Sinasamba kita, sinasamba! Yes, Lord, hallelujah! Isa pa, sinasamba! Sinasamba kita, ikaw lang ang wala ng iba. Oh, sinasamba kita. Yes, Lord. Napakasarap magpuri, Panginoon. Hallelujah. Sa kabila ng mga pagsubok na dinaranas namin, Panginoon. Hallelujah. Ito ang araw. God. Sinasamba kita, ikaw lang at wala ng iba. Sinasamba kita, sinasamba kita. Yes, Lord, ikaw lang at wala ng iba. Patuloy natin sambahin ang Panginoon. Sinasamba kita, sinasamba kita. Ikaw lang at wala ng iba. Sinasamba kita, sinasamba kita. Wala na kasabay mga anghel.
kasabay mga anghel sa langit, kasabay sa ating pag-aming, sasayaw, sisigaw sa kagalakan. Di na mapipigilan, sinasamba kita, yes Lord, ko lang. Kasabay mga anghel sa langit, kasabay sa ating pag-awit, sasayaw, sisigaw sa kagalakan. Di na mapipigilan, sinasamba kita, ikaw lang at wala nang iba. Sinasamba kita, sinasamba kita, yes God, ikaw lang at wala nang iba. Sinasamba. Kasabay sa ating pag-awit, sasayaw, sisigaw sa kagalakan. Di na mapipigilan. Yes, Lord! Ikaw lang at wala nang iba. Sinasamba kita, sinasamba kita. Ikaw lang at wala nang iba. Sinasamba kita. Lord, hallelujah, palakpakan natin ang ating Panginoon. Napakasarap magpuri sa dakilang Diyos na hindi nagbabago kahit kailan. Hallelujah. Hallelujah, patuloy natin na awitan ng Panginoon. Ibigay natin sa Kanya ang ating pinakamainam. Hallelujah, pinaka natin na ibibigay sa Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Natin ang ating Diyos sa gabing ito. Hallelujah. Higit pa sa ngipon, mabahalin.
Salamat, Panginoon, dahil hindi mo kami tinababayaan, hindi mo kami iniiwan, Panginoon. Lagi kang nandyan, O Diyos. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Walang ibang sasambahin. Walang ibang sasambahin. Walang ibang mamahalin. Walang sa akin, walang ibang itataas, walang ngayon hanggang wakas, walang iba kundi ikaw, oh Diyos. Haleluya, purihin ka, Panginoon. Sambahin ka, O Diyos. Hallelujah. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo. Ang lahat ng papuri, pasasalamat ay sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. At ngayon po ay dadako naman po tayo sa atin pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Natunay nga na napakabuti niya at napakadakila ang kanyang pagmamahal sa ating mga buhay. Kahit kailan, hindi nagkulang ang ating Diyos sa ating mga buhay at patuloy siya, patuloy. Hindi siya magsasawa, hindi siya magdadalawang isip na patuloy tayo natulungan at samahan sa ating mga pangangailangan, sa ating mga problema, dahil ang Panginoon natin ay tapat. Hallelujah. At sa oras pong ito, mga kapatid, ang ating pong pag-aaralan, panalangin. Ano nga ba, or ano ba yung, bakit ba tayo nananalangin? Bakit ba tayo dumudulog sa ating Panginoon? So sa Bible, meron po siyang mga define kung ano ang ating kung ano ang prayer, kung ano ang panalangin, no? So sabi dito, hallelujah, sa atin pong pag-aaralan na tunay nga na napakabuti ng Panginoon at patuloy siya na nagbibigay sa atin ng kalakasan sa ating patuloy na paglapit sa Diyos ay tunay nga na pinapakita niya kung gaano siya kadakila sa ating mga buhay. Hallelujah. So, sabi dito, prayer. So, ito po yung ating tatalakayin, no? Ano ba ang prayer? So, sa ating pong pananalangin, ito daw po ay
yung tayo ay siyempre dumudulog sa ating Panginoon, no? May isa pa siyang ano na ito pala ay sabi doon sa una nating tatalakayin, ito ay lifting up our soul to God, no? So sa ating pananalangin, so itinataas daw natin o idinudulog iyan inaano natin ang ating kaluluwa sa harapan ng ating Panginoon. So bago po tayo magtuloy, tayo po muna ay manalangin sa Panginoon. Amang banal, maraming salamat po, O Diyos, sa gabing ito, sa patuloy mo na pagsama sa amin. Dalangin namin, Ama, na sa amin pong pag-aaralan ay patuloy, Lord, na matuto kami, Panginoon, kung paano matupad ang kalooban mo sa aming mga buhay. At tulungan mo kami, Panginoon, samahan kami na yung banal na Espiritu upang sa amin pong pag-aaral ay hindi lamang namin mapakinggan, Panginoon, kundi mai-apply namin ito, Panginoon, sa aming mga buhay bilang isang Kristiyano, Panginoon. At hayaan mo, Lord, na ang bawat isa na narito sa simbahan, maging nasa online, ay patuloy mo na gabayan at samahan. Maging malinaw, Panginoon, sa amin, Panginoon, kung ano ang nais mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po, Ama. Ang lahat ng ito ay aming pinagkakatiwala sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So, sabi diyan, lifting up our soul to God. So, yun po yung una, no? Sabi po na ang atin daw pong sa prayer, itinataas natin yung ating sarili o yung ating kaluluwa sa Panginoon. So sabi diyan sa English, sabi niyan, sa iyo o Yahweh, ako'y tumatawag. So sa pagtawag natin sa Panginoon, parang inano na rin natin yung ating yung kaluluwa natin, itinataas natin sa Kanya, no? Sabi sa ibang translation sa English, sabi, to you, O Lord, I lift up my soul. Sabi doon ni Haring David, no? Talagang pag si Haring David na nalangin, talagang inaano niya sa Panginoon na, Lord, parang isinusuko niya, di ba? Sa ating prayer, ibibigay niya talaga. Kumbaga, hindi lang sa bukang bibig niya, kundi maging ang kanyang kaluluwa ay ibinibigay niya sa Panginoon. No? Sabi diyan sa Psalms 25 verse 1 na yan, sabi nga doon, sa iyo, O Yahweh, ako'y tumatawag. So sa ating pong pananalangin, ito pala yun. Hindi lang tayo basta-basta nanalangin, kundi itinataas din pala natin ang ating kaluluwa o ang ating espiritu sa Panginoon. Sa isang bagay, di ba? Halimbawa, sa cellphone, kapag nalobat siya, kailangan nating i-charge. Di po ba? So sa ganun din sa ating spiritual, no? Kapag itinataas natin yung ating nanlulupaypay na kaluluwa, nanghihina, na ating physical na katawan, so pag sa pananalangin, di ba, nagkakaroon tayo ng kalakasan? Amen po ba? So para tayo nagre-recharge, kumbaga, hindi si Richard, no? Kumbaga, nire-recharge natin yung ating soul sa Panginoon sa dinami-dami ng mga kinakaharap natin na ganun nga ay patuloy tayo na sa pananalangin natin, ito yun, lifting up our soul to God. So sabi pa sa ibang verse, sa Psalms 143 verse 8, Ako ay umasa, sa iyo nagtiwala, na kung umagay ipagugunita iyaong pag-ibig mo na lubhang dakila. Ang aking dalangin na sa iyo ihibig, patnubayan ako sa daang matuwid. So sabi nga doon, sa ating pong pagtaas ng ating kaluluwa sa Panginoon, sinasabi diyan na talagang, di ba? Talagang meron kang ano, kumbaga, yung ano, ipinagkatiwala mo talaga sa Panginoon. Sabi nga ni Haring David, talagang ibinigay niya na, no? Sa English, sabi diyan, let me hear your loving kindness in the morning, for I trust in you, teach me the way in which I should walk. For to you, I lift up my soul. So sabi nga doon, sa ating pananalangin, hindi lamang tayo laging talagang humihingi, di ba? So talagang itinataas talaga natin yung ating espiritu sa Panginoon. Sabi nga doon na, sabi diyan, let me hear your loving kindness in the morning. So, di ba, kapag tayo na nanalangin sa madaling araw, talagang nais nating mapakinggan yung boses ng Panginoon. At sabi nang for I trust in you, teach me the way, sabi diyan, teach me the way in which I should walk. So, sa ating pananalangin, talagang parang kinukondisyon na natin yung ating espiritu sa Panginoon. Di ba? Yan, talagang itinataas mo sa Panginoon yung iyong kaluluwa. So sabi nga, kapag nanalangin tayo, hindi lang sa bibig, kundi buong puso, buong kaluluwa. Di ba?
Di ba sabi nga doon, trust in the Lord with all your heart, with all your mind, and with all your soul, di ba? So kasama siya. Na kapag nagpe-pray tayo, dapat hindi lang tayo yung ano natin, mga bibiglang, kumbaga parang paimbabaw, kundi si David pag nanalangin talagang tumatano sa kanya yung buong kaluluwa niya, buong puso niya, ibinibigay niya sa Panginoon. So yun po yung una, yun po yung kaya tayo nananalangin, itinataas natin sa Panginoon yung ating espiritu o ating kaluluwa. No? Sa pangalawa po, sabi doon, pouring out our hearts to God. So sabi dyan, pouring out our hearts to God. So sa ating pananalangin, di ba pag sinabing pouring out, ibinubuhos mo. Di ba? Yung laman ng iyong puso. Di ba? Talagang wala kang ititira. Kasi nga, pag nag-pray tayo, di ba? Diba, marami na tayong experience sa pananalangin. Talagang ibinubuhos mo na sa Lord. Lord, ikaw na pong bahala. Di ba? Na-experience nyo na na talagang naka-experience tayo ng matinding pagsubok sa buhay natin, bagamat iba-iba, pero sabi nga doon, kapag nananalangin tayo, talagang ibigay natin sa Panginoon, di ba? Ibuhos mo. Di ba pag binuhos mo ang isang pitchel na may lamang tubig, pag sinabing buhos, walang matitira. So ganun din tayo sa ating pananalangin sa Panginoon. Ibuhos natin yung lahat sa puso natin. Sabi doon, di ba? Wala tayo dapat itira. Kasi sabi nga, oh, mga kababayan, sa lahat ng oras, magtiwala sa Diyos. Sa Kanya ilagak ang iyong pasaning ngayon dinaranas. Siya ang kublihan sa ating lulunas. So, kapag ibinuhos mo sa Panginoon, yung mga dinaranas natin, mga pasanin, mga pagsubok sa buhay, sabi doon sa huli, siya ang kublihang sa ating lulunas. So ibig sabihin, sa ating prayer, kapag ibinuhos mo yung laman ng puso mo, alam naman ni Lord yun eh, kasi sabi nga, ang Lord tumitingin sa puso natin, di ba? So kaya nga, pag ibinuhos mo sa Panginoon yan, ibinigay mo sa Kanya lahat yan, kita ni Lord yun kung ano yung laman ng puso mo. Kaya sabi nga doon na hindi ka na, sabi doon, trust sa English po, no? Sa English version, sabi dito, trust in Him at all times. Ibig sabihin, magtiwala ka sa Diyos, di ba? At all times. O people, pour out your heart before Him. God is a refuge for us. So talagang, pag ibinigay mo sa Lord ng buong buo, di ba? Una, yung ating pagtitiwala, di ba? Yung ating kaluluwa. Tapos ngayon, yung pangalawa, yung puso mo, ibigay mo sa Panginoon. Kaya pag binuhos mo yan, talaga si Lord na ang bahala. Kasi sabi naman niya, sa Kanya ilagak ang iyong pasaning ngayon dinaranas. So sa atin pong dinaranas ngayon, matindi. Di po ba? Buong mundo nagdaranas ngayon ng pagsubok. Hindi lang tayong Pilipino o sa bansang Pilipinas, kundi buong mundo dumaranas ngayon ng pagsubok. Pero ang maganda lang sa atin, sabi ng Panginoon sa atin, ibuhos mo na, di ba? Ibuhos mo na sa Panginoon. At siya ang tutugon, sabi doon, sa Kanya ilagak ang iyong pasaning ngayon dinaranas. So lahat tayo nagdaranas talaga ng pagsubok sa buhay. Maliit man yan o malaki, sabi nga doon, kayang-kaya. Kasi sabi nga na dyan, sa verse 62 ng Psalms 8, siya ang kublihan sa ating lulunas. So wala na tayo dapat pang ipangamba. Amen? Kasi si Lord na, siya na ang lulunas. Pag sinabing lulunas, talagang gagaling yung sugat, di ba? Tama po ba? O yung problema mo, magkakaroon ng solusyon. Nilunasan niya eh, di ba? Kumbaga tinugon niya na. Sabi dito, sa English nga, trust in Him at all times, O people, pour out your heart before Him. God is a refuge for us. So talagang matibay nating kublihan. Pag sinabing kublihan, ito yung kampo, di ba? Sa panahon ng hapon, tama ba? Yung mga tinatawag na, may kampo sila pero meron pa silang bunker, di ba? Tama ba, Pastor? Yung bunker na yun talaga yung pinakamatibay na tanggulan nila o muog nila na hindi basta-basta mapapasok sa panahon ng gera, di ba? Pero sa atin, sa ating panahon bilang mga Kristiyano, si Lord yung ating tanggulan. Siya yung ating kublihan, di ba? Di ba sa kanta, kublihan ko,
ikaw, di ba? Sabi doon, talagang pag sinabi mong kablihan mo si Lord, wala na, wala nang makakaano doon. Wala nang makakatalo doon. Kasi si Lord na yung inano mo eh, di ba? Ibinigay mo na sa Kanya, ibinuhos mo na sa Kanya yung laman ng puso mo. Kung meron man tayong dinaranas ngayon, mga kapatid, sa Facebook, huwag tayong mag-atubili na ibigay sa Panginoon. Di ba? Ibigay natin sa Panginoon kung ano man yan na nasa ating mga puso. Amen! Hallelujah! At ang pangatlo po, siyempre, sa ating pananalangin, hindi po talaga nawawala yung crying out to God. Amen? Di ba? Kung minsan talagang pag hindi na natin kaya yung ating nararamdaman, talagang umiiyak na tayo sa Panginoon. Di ba? Naalala ko yung patotoo ni Nanay Leti, na Nanay Leti Santi, na noon, laging nagdo-don watch, di ba? Nung hindi pa Christian si Pastor Saul, talagang iniiyak nga sa Lord sa panalangin doon, di ba? So ang maganda lang, sa patuloy niyang pananalangin na may kasamang pag-iyak, nagtagumpay, di ba? Kasi nakita ni Lord yung sinsirong puso ni Nanay Leti. So sabi diyan, ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapon, siyang tinatawagan. So ibig sabihin talagang sa pananalangin, kapag iniiyak mo sa Panginoon, talagang makikita ni Lord na sincere kung totoo yung ginagawa natin di ba? Nakikita niya kasi alam ni Lord yung puso natin So, sabi nga doon sa ating pananalangin, talagang isa rin 'to sa paraan iiyak mo sa Panginoon. 'Di ba? Kasi pag 'di ba parang yung tatay. Ako, tatay ako. So, noon pag umiyak si Simon, papa, ganyan nung babe nung bata siya. So, mahabag ka, 'di ba? Kasi umiiyak yung anak mo, bakit ka umiiyak? Kasi pinapasok ako nung babae dun sa labas natin. Kumbaga parang maano ka, matatouch ka talaga, di ba? So ganun din si Lord sa atin. Kapag iniyak mo sa Panginoon yung problema mo, Panginoon, ganyan, di ba? Kas sincere ka talaga na inaano mo sa Panginoon, talagang matatouch mo ang Panginoon. Hindi siya magdadalawang isip na tugunin tayo sa ating, di ba? Sa ating paglapit sa Kanya. Sabi nga dito, di ba? Sabi na, be gracious to me, O Lord, sabi dyan. For to you I cry all day long. So ibig sabihin, kung tayo umiiyak sa panalangin ng ilang oras, ano pa kaya kung buong maghapon, buong umaga, mula umaga hanggang hapon ka, iniiyak mo sa Panginoon, di ba? Hindi ka ba papansinin ni Lord? Di ba? Na, minsan nga, kapag nag-ano lang tayo, maya-maya, tumugon na si Lord Pero si Haring David, sabi niya dyan, Di ba? Maghapoy siyang tinatawagan. So, ibig sabihin, sa ating prayer, kailangan din natin ipakita sa Panginoon na talagang ano tayo, iiyak natin sa Lord yan. Di ba? Alam naman natin yung mga patotoo na ating mga kapatid, di ba? Sa pananalangin nila, talagang kapag iniiyak na nila talaga sa Panginoon, yung prayer na yan, talagang tutugunin ni Lord, di ba? Kung hindi ka pa nga umiiyak, tinutugon ka na. Ano pa kaya kung talaga nakita ni Lord na sinsiro ka sa ginagawa mong pananalangin? Amen! So, yun po yung pangatlo, crying out to God. So, sa prayer natin, nandun din yan, yung pag-iyak. Kasi kasama yun di ba? So, yung pang-apat po, ito daw ay spiritual incense to God. So, insenso. Ano ba yung insenso? May usok. May amoy, di ba? May bango, may naamoy siya, di ba? So, ganun din, sabi doon, na sa ating pananalangin, sabi nga doon, nang ito'y kunin niya sa Revelation 5:8, nagpatira pa sa harapan ng kordero ang apat na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda. May hawak na alpa ang bawat isa at may gintong mangkok na puno ng kamanyang. Ito'y panalangin ng mga banal. So, sabi diyan, Sa English to, babasahin ko sa English. Sabi diyan, when he had taken the book, the four living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb, each one holding a harp and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. So, yung atin daw panalangin, ito daw po ay incense o yung insenso na, di ba, kapag nananalangin tayo, kumbaga para siyang may usok na
itinataas papunta sa Panginoon. Di ba? Kaya nga, sa pananalangin eh, kaya nga sabi dun sa ano natin eh, yung sa pangalawa natin, di ba, yung pouring out our heart to God. Kapag nakita ni Lord talaga yung puso mo, tapos pagdating dito sa pangapat, yung spiritual na incense to God pala siya, di ba? Magiging mabango, mabangong samyo sa Panginoon yun, yung ating pananalangin. So, iniipon pala ni Lord yun, di ba? Nakita nyo? Nakalagay sa bowl, sa mangkok, di ba? Which are the prayers of the saints. So, yung mga hinirang ng Panginoon, yung mga talagang nagpapagal, di ba? Sumusunod sa kalooban ng Panginoon, yun pala. Kaya nga sabi, di ba? Yung ating mga panalangin, talaga, yung ating mga pagluha, di ba? Iniipon lang ng Lord yun kasi ibabalik sa atin yun, bibigyan tayo ng reward ng Panginoon. So, yun po. Ang atin daw panalangin ay isa rin po itong insenso sa ating Panginoon. Kaya, sa pananalangin natin, dapat talagang nakita ni Lord yung puso. Tapos, ito ay magiging mabangong samyo na sa Panginoon. Di ba? Kaya, yun po ang ating spiritual incense to God. So, sabi dyan, ito ang panalangin ng mga banal. Kaya nga, sabi nga, talagang napaka-. Talagang related siya eh. Di ba? Yung ating kaluluwa, yung ating puso, yung ating pag-iyak, di ba? Tapos yung sa pang-apat, yung prayer natin, talagang para siyang usok na nililipad doon, yung amoy, yung bango, yung samyo na. Kaya pag naamoy ni Lord yun, touch mo na si Lord, umiyak ka na eh. Di ba? Iniyak mo na kay Lord eh. Tapos yung prayer mo pa pala, nagiging mabangong samyo sa Panginoon. Tutugunin ka ba ni Lord o hindi? Di ba? Talagang napakabuti ng Panginoon. So, sa ating prayer, ito po, no? At ang panglima, sa ating pananalangin, ito daw po, coming before the throne of grace. So tayo daw po ay lumalapit, di ba? Lumalapit tayo, sabi dyan, kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at doon ay kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. So sa atin din palang pananalangin, tayo ay lumalapit sa Panginoon. Diba kung minsan sa mga bagong Christian, parang hindi pa nila yung mag-pray, di ba? Pero ang kahalagan pala ng prayer, ito, nakikipag-tayo sa Panginoon, di ba? Sabi niyan, kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa mahabaging Diyos. Ibig sabihin, pag sinabing mahabagin, yung prayer mo, talagang hindi kanya, hindi niya pakinggan. Di ba? Talagang, kasi may habag ang Lord eh. Di ba, pag ikaw ay nahabag sa isang tao, di ba, makita mo ang isang tao, alamin mo kung ano yung naging sitwasyon niya. Bakit, di ba? Kasi na-touch ka sa kanya eh. So, ganun din ang Panginoon. Sabi dyan, at dooy kakamtan natin ang habag at kalingan niya sa panahong kailangan natin ito. So, sa ating pananalangin, lumalapit tayo sa trono. Ibig sabihin talagang, ibig sabihin, hindi lang tayo prayer lang ng prayer, kundi meron palang tinutumbok yung prayer natin dun sa trono ng mahabaging Diyos. Di ba? Umaabot talaga siya doon. Di ba? Hindi lang yung prayer na, kaya nga sabi doon, kapag ang prayer natin ay parang paimbabaw lang, hindi siya abot kasi hindi maaamoy ni Lord yung, di ba, yung incense siya. Kaya kailangan pag nanalangin tayo, talagang sa puso talaga dapat. Kasi yun nga, umaabot siya sa trono niya at naaamoy niya yun na mabango. Kaya, di ba? Kung iisipin natin. Talagang, hindi lang pala basta-basta prayer dapat. Dapat talagang tayo sa Panginoon. Yun yung nabanggit na natin sa mga una, pangalawa, hanggang dito sa panglima. Di ba? Talagang yung prayer natin, kumbaga sa telepono, pagtatawag tayo sa long distance, marami pang dinadaanan. Di ba? Minsan, hindi ka pa makakonek. Kasi busy yung linya. Pero sa Panginoon pala, kapag tayo nanalangin, diretso siya, di ba? Ito yung paraan para tayo makalapit sa trono ng mahabaging Diyos, yung prayer, di ba? At sabi nga doon, kakamta natin yung habag ng Panginoon. Kapag talaga nakita niya yung ating panalangin ay sincere sa ating mga puso. Amen? So yun po yung panglima. At panganim po, ba't nawala? Yung panganim, sabi rito, spiritual sacrifice and fruit of our lips, sabi doon. Yan.
spiritual sacrifice. Kaya sabi sa Hebrews 13 verse 15, kaya't lagi tayong maghandog ng hain ng pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, pagpupuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan. So, ang ating sa ating pong prayer, hindi rin maaalis yung, yun nga, yung sacrifice natin. Kumbaga, yung mga sinasabi natin, di ba? Dapat na ibibigkas din natin sa Panginoon. Kumbaga, sa pamamagitan ng panalangin, naghahandog din pala tayo spiritually, di ba? Hindi siya na literal na naghahandog, kundi spiritual yung ating paghahandog sa Panginoon. Sabi doon na, di ba? Through Him, then, let us continually offer up a sacrifice of praise to God that is the fruit of lips that give thanks to His name. So yun po, sa ating pong prayer pala, ito rin po ay isang paraan ng pagsasacrifice, di ba? O paghahandog ng hain. Hindi siya bagay, kundi spiritual. Yun yung sinasabi natin na yung pagpupuri, di ba? Yung binibigay natin sa Lord sa prayer, di ba? Bago tayo nagpe-prayer, nagpe-praise muna tayo sa Panginoon, binibigay natin sa Kanya, ibinabalik natin sa Kanya. Yun yung kasi yung ano natin, di ba? Kaya sabi doon, kahit maghandog kayo ng hain, ng pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, pagpupuri, nagpapahayag ng ating pagkilala. So pag kinilala natin ang Panginoon, talagang hindi mawawala yung pagbigay sa Kanya, di ba, ng pagpupuri at pagsamba. So yun po yung pang-anim, no? Spiritual sacrifice and fruit of our lips. So yun yung bunga na talagang inaano natin sa Panginoon na tayo sa ating pananalangin, ito rin pala ay parang ano tayo, naghahandog. Hindi lang parang, talaga naghahandog tayo, spiritual sa Panginoon. Sa pamamagitan ng pagsamba, paghain, pagpupuri, di ba? Sabi doon, through him then, sa English po, no? Let us continually offer up a sacrifice of praise to God that is the fruit of lips that give thanks to His name. So, ito po yung nagiging bunga, di ba? Sa ating pananalangin, ibinibigkas natin yung ating pong pagbibigay ng pagpupuri sa Panginoon sa Kanyang mga ginagawa sa ating mga buhay. Amen po. So, ang pangpito, sabi dito, sa atin pong pananalangin, ito daw ay drawing close to God. So, lumalapit tayo sa Panginoon. Di ba? Yun naman talaga yung purpose, di ba? Parang sa, yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, yung sa ating pagtawag, sa ating mga mahal sa buhay sa kabilang bayan o sa ibang bansa, di ba? Parang ang lapit nyo lang mag-usap, no? Pero nasa ibang bansa pala siya. So, ganun din tayo sa Panginoon. Kapag tayo nananalangin, sabi dyan, lumapit kayo sa Diyos at nalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang iyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang iyong puso, kayong pabago-bago ang isip. So sa atin pong pray, sa pagpe-pray natin sa Panginoon, talagang yung ating sarili, hindi lalapit natin sa Lord. Di ba? Sabi nun, at kung nilapit natin yung ating sarili sa Panginoon, siya rin ay lalapit sa atin. Di ba? So sabi dun, draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. So, sa ating pananalangin pala, talagang nandun, nagiging ano tayo sa Panginoon, nagiging close. Diba? Parang ano nga eh, paano mo nga magiging close yung isang tao kung wala ka namang connection? Diba? Paano magiging close yung isang tao kung hindi kayo lagi nag-uusap? Tama po ba? So, paano tayo magiging close, Lester, kung hindi naman tayo magkapatid? O, kumbaga, maliban sa relation, di ba? Kung hindi tayo nag-uusap lagi, so, parang ano din, parang ganun din sa Panginoon. Kaya yung prayer, ito yung isang paraan para yung ating connection sa Lord ay maging malapit, di ba? Kasi sabi naman niya eh, draw near to Him and He will draw near to you, di ba? So, lalapit sa atin ng Panginoon. At sabi nga doon, kung ano man yung ating mga, yan nga, ating mga kahilingan, sabi nga doon, sa Panginoon, sa ating pananalangin, talagang tutugunin at tutugunin ni Lord yan. Kasi ang ating Diyos ay mahabagin. Amen po ba? So yun lamang po at palakpakan po natin ang ating Panginoon. Salamat po sa kanyang mga salita. Amen.